Ay, kumusta mga Koldy Boy? Second day ng long weekend ngayon. So, mag-hiking kami. Ang destination is dito sa Lake Louis. Pero hindi dito mismo ah. Meron kaming aketing trail. So, ito guys, dumating na kami sa Lake Louis. Daming mga tourist mga Koldy Boy. Ganda ng panahon. Daming mga nagbo-boating doon oh. Pero hindi talaga dito yung pinaka-destination namin ngayon. Pupunta kami doon sa may taas. So, lalakarin namin yung trail papunta doon. Hanggang doon sa may mountain na yan guys. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung ganda ng baba dito. Over the top. Okay? So yun, hiking tayo ngayon mga kabay. Hiking and then lake viewing, Mirror Lake and then yung Agnes Lake mga kabay boy. So samahan nyo ako mga kabayan. Tour ko kayo sa ganda ng Alberta, Canada. What's my name? Wildy, Wildy, Wildy boy. What's my name? Wildy, Wildy, Wildy boy. What's my name? Wildy, Wildy, Wildy boy. Let's go! What's up mga kababayan? Ako nga pala si Wildy na kagaya mo noon na nangarap. Pero dahil sa pagsusubika, pati naabot ang matagal lang hinahanap. Inilusan, di ko tinulugan, ginawa ng paraan na numaninais na makuha. Kahit kalaki man ito hirap at luha, pinagsumikap ako ba rin ang labis. Kaya mga ka-Wildy, be consistent, patient, laging positibo. Be inspired and motivated, at umiwasan lang sa mga tao negatibo. Yan ang tinatago ko sekreto, para mga plano sa huli pagtagumpayan. At palagi ka tumutok sa kang challenge, sa ganong kaalam ang kakayahan madagdagan. Yan! Kumusta mga ka-Wildy boy, isang pinagpalang araw sa inyo lahat din sa Pilipinas. And sa lahat ng mga kababayan kong OFW, mabuhay po kayong lahat. Lake Louis mga Koldy Boy, napakagandang lugar pasyalan dito sa Banff National Park. Isa lang to sa mga pwede nyong pasyalan mga Koldy Boy. Lalo-lalo na yung mga madideploy dito sa Cargill High River. Maaaring itong mapuntahan mga kababayan. Kaya sa lahat ng mga nangarap makapagtrabaho dito sa Cargill High River, all you need to do is to gain experience, provide all the necessary requirements, ipasan ninyo ang IELTS, and syempre, stay healthy mga kababayan. Lake Louis mga Koldy Boy, napakaganda. You know? Ayan mga Koldy Boy, oh. Chateau Lake Louis. Ayan, pwede mag ano dyan, check in. May resort dyan sa loob eh. Hot spring and then marami pang mga amenities dyan sa loob. Okay mga Koldy Boy. Yan o. Nasa background ko, Lake Louis. Papunta na ako dun sa trail. Paakyat dun sa may taas, sa may beehive. Little beehive. And then yung mas mataas. Para makita yung baba. Mas magandang experience mga Koldy Boy. Ganda. Habang naglalakad tayo, ang daming mga turista na nagpapapicture. Dahil napakaganda naman talaga ng view mga kababayan. Crystal clear yung tubig, oh. Ganda. Tsaka yung view ng bundok, oh. Picture perfect mga kababayan. Ang ganda. See? Picture perfect mga Koldy Boy. Napakaganda. Okay mga Koldy Boy. So, ano na ako, on the way na ako dun sa trail, papunta dun sa may bundok. Nagbawon nga pala ako ng backpack. Just in case, kasi habang tumataas, medyo malamig lang, malamig yung ano, klima. May bawon ako dito ng gloves, just in case malamig, lamigin yung palad ko. Meron akong scarf dito, meron akong bonnet. And syempre, sinuot ko na yung aking ano, hiking shoes. Okay, may hiking shoes ako. And then itong suot ko, makapal na ito mga kabayan. So yun. Ganda ng background mga Koldy Boy. Oh. Sulit na sulit. Sulit na sulit yung long weekend. Siya nga pala kahapon, galing ako doon sa ano, Glenmore Reservoir. Nag-paddle boating. And dumaan ako sa Chinook Mall and kita kami ng mga tropa doon. Mga Cargill Butcher. Night shift. Okay, slowest. Ganda. So, ito magandang spot din to pang ano picture. Itong area na to mga kabayan, no. Ganda rin dito. No, that's only your room. The other one person playing that game.
Okay mga Oldie Boy, base dito sa trail, bale, mauna muna yung Mirror Lake, bale, from here, 2.6 kilometers, and then sunod yung Lake Agnes, and then sunod yung Tea House sa taas. So, punta na tayo guys sa Mirror Lake, proceed tayo, ito ang daanan. Okay mga Oldie Boy, on the way na ako sa Mirror Lake. 2.4 kilometers mula dito. Dito mga kabayan, as much as possible, naka-hiking shoes tayo pagka aakyat tayo sa mga ganitong mga paakyat, mga trail. And then, meron tayo makapal na mga pananamit. And aside from that, as much as possible, hindi tayo busog. Okay? Tayong kumain ng marami kung pupunta tayo sa mga ganitong lugar. Ang ganda ng mga kabayo, ito mga kababayan. May mga kabayo guys, ang lupit oh. Lalaking kabayo. Punta sila dun. Apat sila. No? No, lima. Ang ganda. Ayan mga kawildi boy oh. Tataas ng mga puno. And proceed na ako sa trail pataas. Unti-unti nang ano pataas ng pataas, medyo nakakaramdam tayo ng konting hingal. Pero normal lang 'yun mga Oldie Boy. Yung iba pababa na. But marami pa ring mga dumarating. Okay, lakad pa rin tayo mga kabayan. Yung mga nagbi-video or yung mga gumagawa ng mga content about travel, perfect tong lugar na to. Lalo na dito sa Calberta. Ang dami nyo pwedeng i-vlog dito mga kababayan. Actually yung content ko hindi lang naman about information, tips, ideas, knowledge and advice. Excuse me. Sinushowcase ko rin yung ganda ng Alberta mga kababayan. And kung minsan pati yung ganda ng ibang mga province like British Columbia. So yun, hindi lang kayo magkakaroon ng kalaman, kayo rin ay makakaranas ng mga makakita ng mga magandang view dito sa Canada, particularly Alberta and sometimes dun sa British Columbia. So yun, medyo nakakahinga. Medyo mataas ng konti, hindi naman sobrang taas. Ang ating goal is mapuntahan yung pinaka big beehive, yung sa may taas talaga. Dalawa kasi ito eh, little beehive tsaka yung sumunod doon na nakikita talaga yung baba ng Lake Louis. So yan ang ating goal ngayong araw guys, ngayong Sunday, second day of long weekend. Hi. Kagaya na nabanggit ko, maraming mga pababa. Pero marami pang mga paakyat nito. Maaga pa. Yan o. Kita nyo yung mga puno-puno na yan o. Pasa taas. Dito kinakailangan may bawang kang tubig. Or kahit paano makakain. Biscuit. Chocolate bar. Pwede rin sandwich, just in case lang gutumin kayo. Pero sa taas, mayroong ano, may tea house mga kabayan. So, uminto muna ako saglit mga kabayan. Inom lang muna ako ng konting tubig. Medyo may hingal factor, but sulit ito mamaya pag naabot na natin yung ating mga destination. So yun, konting inom lang para hindi tayo maging loaded sa bagakyat. Inibad ko muna yung jacket ko. Kasi medyo lumalamang yung ano eh. Init. Pero maganda to guys kasi kumbaga yung katawan natin is lalabas ng pawis. Mas lalo tayong nagiging ano, active. Again, nandito nga pala ako sa ano,
hiking trail papunta sa Mirror Lake, sa Lake Agnes, and then papunta dun sa Little Beehive hanggang dun sa pinakataas. Ang goal is makita yung lower view ng Lake Louis, okay, from the top, mga kabayan. Ako nga pala si Wildy Boy, and this is my channel, Wildy Boy Official. My channel is always giving tips, ideas, advice, and especially knowledge sa mga kababayan ko na nangarap makapagtrabaho abroad bilang isang industrial butcher sa Canada. And hindi lang sa Canada, ganoon din sa ibang panig ng mundo. Yan mga Wildy Boy, medyo mataas na. You know? Yung sa may kabila, bundok na yun. Din ito, oh. Okay mga Kuldiboy, medyo napahinto ako kasi nagulat ako eh. Medyo challenging to kasi pataas. Makikita nyo yung mga tao sa taas, oh. Ayan. Ayan. Batuhan na yan. Iikot pag ganun. Andun sila sa taas. So aakyat, paikot. Akala ko dire-diretso lang dito. So iikot. Kita na dito yung view sa baba. Pero hindi pa yan yung inahanap nating view, mga kabayan. Yan, oh. Kita na dito yung view ng Lake Louis. Pero hindi pa yan yung inahanap nating pinaka view from the top. Akyat pa tayo. So yun pa yung akyatin natin, paakyat dito. Iikot tayo dyan. Yung mga mountains, oh. Ingal mga Wildy Boy. Medyo malamig na, as in malamig. Parang kailangan ko na yata ibalik yung jacket ko, ah. Hingal guys. I think eto na. Thank God mga Wildy Boy. Eto na, nakarating na sa wakas. First stop, Mirror Lake. First stop, Mirror Lake. And then dito sa side, papunta sa Lake Agnes, half a mile, and then sa kabilang side naman papunta sa Plain of the Six Glaciers. Yung Plain of the Six Glaciers, ano yun eh, yun yung dulo ng Lake Louis. So yun, punta tayo dito mga Wildy Boy. Ganda, oh. Ang ganda ng yan, dyan kami pupunta, dyan sa tuktok nyan mamaya mga Wildy Boy. So ito yun, yung Mirror Lake. Yan siya mga kabayan. Galing ng ano nyo, formation nyo. Ganda. Okay mga Wildy Boy, ito na yung Mirror Lake. Yan sa likod ko. Bakit nga ba siya tinawag na Mirror Lake mga Wildy Boy? I think ka, kaya siya tinawag na Mirror Lake dahil nagre-reflect sa tubig yung ano, yung mga puno. Yeah. In my opinion guys, ah. Ayan siya. Maliit na lake lang, pero nakaka-attract yung paligid nyo. Para siya na, actually ano siya, napaikutan siya ng mga puno. Ayan. And then yung malaking ano na yan, bundok na bato. Diyan tayo pupunta mga Wildy Boy. Okay. Okay mga Wildy Boy, going to Lake Agnes and then sa May Tea House. May experience naman natin kung masarap ba yung tea nila dito. Siyempre, nandito na rin tayo. Kinakailangan natin matikman yun. So, ito yung daan guys. So, malapit na kami sa Agnes. Lake Agnes. And then, dito sa may kabila is papunta sa may beehive. So, malapit na. So, yun. Punta muna kami sa may Lake Agnes. And then, after namin dito, babalik kami papunta dun sa
Little Beehive. And then after sa Little Beehive, doon na sa pinakamas mataas, sa Big Beehive. Okay? And syempre, pagdadaan kami dito sa may Lake Agnes, of course, itatry din namin yung tea house dito. Yeah, mga kauldiboy, meron ditong tea house. Nasa mountain, mga kauldiboy. Okay, mga kauldiboy. Akyat tayo ngayon dito sa may tea house and then papunta na dun sa may Lake Agnes. Okay, mga kauldiboy. Nandito na kami sa may ano, tea house. And nandito uli yung mga directions para makarating sa mga trail papuntang Lake Agnes. So ito, malapit na. 100 meters na lang, Lake Agnes na. Actually, halos nandiyan eh. And then, sunod nun is yung Little Beehive, 1.1 kilometer, and then, yung mas mataas, yung Big Beehive. Okay, so nakapila ko sa tea house, mga old boy. Daming tao dito. Kailangan pumila ka para makabili. And yung Lake Agnes pala, is dito lang rin pala sa likod. Ayan sa likod ko. Tapos yung Beehive, ayan. Yung bundok na yan, oh. Sayang rin naman kung di may itatry yung ano dito yung tea. Kasi bihira lang rin makapunta dito eh. So wala pa akong idea kung ano yung mga magaganda nilang ano dito. Tea. So mangyayari kahit ano na lang. Pero itatanong natin kung ano yung best seller nila, mga old boy. Okay, mga kuliboy, in-announce kanina nung taga tea house na last na yung nakapila doon kasi ngayon na rin yung last day nila for this season. So next year na uli yung operation nila. So luckily nakapila ako kanina. And matitigman ko kung kano kasarap yung kanilang tea dito sa Agnes Lake Tea House. Beside Agnes Lake, mga kabayan. And sa Beehive Mountain. So yun. Ayan yung pilaw. Last line. Okay, mga cold boy. Sulit yung ano nila. Tea. Jasmine green tea, mga cold boy. The best. So, picture-picture ng konti dito sa may Lake Agnes. And then, kuha ng konting video. And then, nakita na sa may Little Beehive. Up to Big Beehive, mga cold boy. So, kita-kits mamaya, mga kabayan. Ang ganda ng Lake Agnes, mga kuldiboy, oh. Linis. Grabe. Mga bundok. Alas 4 na pala, mga kabayan. So, napagpasyahan na hindi na kami pupunta sa Little Beehive. Diretso na kami dun sa mas mataas. Okay, mga kuldiboy. Going na sa last location sa Big Beehive. Napagpasyahan na hindi na pupunta sa Little Beehive gawa ng yung oras. Baka kasi abutan na ng dilim eh. Babalik pa kami sa ano, baba. Okay. Napakaganda ng ano dito. Location. Sulit yung hiking, mga kuldiboy. From Mirror Lake up to dito sa Agnes and then sa Big Beehive. Sulit ang second day ng long weekend, mga kuldiboy. So yun, Buhay Butcher dito sa Canada, Alberta guys, ha. Buhay Cargill Butcher here in High River. Sa lahat pala ng harap makapagtrabaho dito sa kamin sa Cargill High River, ha. Ang agency na applyan ninyo is magsisay global and kinakailangan meron kayong 2 years minimum experience. Kinakailangan, pasado kayo sa IELTS with the scores in categories like reading 3.5, listening 4.5, and speaking writing 4. And aside from that, meron kayong mga video presentation of deboning. As much as possible, ha, deboning of beef shank. Papakita nyo doon, marunong kayo mag-knife steel. Pinapakita nyo na alam nyo ang proper knife handling, 3 types of knife grip,
Again, may mga video ko kung paano nyo gawin yan. Okay, may mga video presentation ako. Dina-demonstrate ko yan, mga kabayan. And aside from that, kung meron kayong video, pork shoulder and pork leg deboning, advantage din yun. Kung kayo naman ay slaughterman, pwede nyo rin i-present. Pero as much as possible, meron kayong video of deboning. Okay? And then the dress requirements is kinakailangan yung i-provide. And then, kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi, stay healthy. So yun. Sa lahat ng mga natatanong kung bakit matagal, complete requirements na sila, bakit wala pa silang nare-receive na EY, bakit yung iba may contract na, remember this mga kuldiboy, excuse me, that means hindi pa time para sa inyo. Pero hindi nangangahulugan na wala kayong chance, especially kung kayo ay complete requirements. All you need to do is to be patient lang and wait for your turn. Okay? Remember, 60 LMI is sa Cargill High River and sa Ontario. Sabihin natin, hindi bababa sa 20. Ngayon, madideploy na this year. Ang susunod niyan is panibago na namang deployment. So, kinakailangan nyo lamang maghintay, maging pasensyoso, at wag na wag kayo mag-resign. Continue your job while waiting. Okay? So yun. Marami ng mga pauwi. Kami papunta pa lang. Ganda guys oh. Tahimik na tahimik. Malinis. Medyo mataas pa akit yung mga kawaliboy. Dahil yan, oh. Stone mountain. Stone mountain. Mount Abnes. Ganda. Makakalimit. Ito nga lang. Against the light. Kaya medyo mabilim kapag nag-picture dito. Grabe, yung iba nasa taas na mga kuldiboy oh. Medyo matarik na to. Ito na yung sinasabi nila na steep mountain. Yan oh. Doon kami galing kanina. Pero masaya mga kuldiboy. Magandang adventure. Okay mga kuldiboy, success! Nakarating ako sa top of the mountain dito sa may Beehive. Pakita ko sa inyo yung view ng Lake Louise mga kabayan ha. Yung ano niya, view galing dito sa taas. Ito mga kabayan ang ganda. Success mga kuldiboy. Yan yung ano, Lake Louise sa baba. Nandito ako ngayon sa may tuktok. Sa may Big Beehive. Yan yung Fairmont. Sulit yung hiking mga kuldiboy. Napakaganda ng view dito sa taas. Oh. Ito, para makarating kayo dito guys, magti-trail kayo from Lake Louise. Then dadaanan nyo yung Mirror Lake. Dadaanan nyo yung Lake Agnes. Then may tea house. Yung Little Beehive, hindi ko na dinaanan kasi actually nandito talaga yung magandang view. Top view mga kabayan. Yan o. Yung Lake Louise. And yung Fairmont. And yung ibang tanawin sa may Banff National Park. Ganda mga kabayan. So sulit yung hiking dito. Dito na ako sa may shelter guys. Sa may taas mismo. Ang pahingahan dito sa may tuktok. Yan. Hanap tayo ng pwesto dito. Dahil magandang spot. Yung iba nandun yung mga ibang mga kabataan. So yun o. Ganda ng view. Okay mga kuldiboy, ito yung pinaka best view. Yan yung Mirror Lake sa baba o. Wala lang tao halos. And then yun yung trail pabalik. And then ito yung buong view ng
Cake Louis and then yung Fairmont. Ito yung pinaka best view sa lahat, guys. Kuha lahat ito hanggang dulo. Ang ganda. Yan yung bundok ko. Sulit na sulit yung hiking, guys. Yan yung little beehive sa kabila. Yan. Yan yung little beehive. Yan, oh. Yan yung mirror lake. What's up mga Oldie Boy? Sa lahat ng mga nangarap makapagtrabaho dito sa Bansang Canada, particularly sa amin sa Cargill River, kinakailangan nyo lamang igay ng 2 years experience and then meron kayong certificate of employment with or without SSS records. And syempre, ipasangin nyo yung IELTS in writing 4, listening 4.5, speaking 4, reading 3.5. And kinakailangan meron kayong mga video of deboning, especially pag Cargill, deboning of deep shank mga kabayan. Kung slaughterman ka, pwede mong i-present ang iyong video presentation as skills ng slaughterman, pero kinakailangan meron ka pa rin video ng deboning. Now, kinakailangan meron kayong passport and clearance, police clearance. Kung ikaw naman ay ex-abroad, kinakailangan meron kang police clearance galing sa bansang pinanggalingan mo. So yun, kung kayo naman ay galing sa ibang bansa, particularly sa ibang panig ng mundo, UK, Australia, New Zealand, kung magbabaka sakali kayong mag-apply dito, may video ko na nagpapaliwanag kung paano magkaroon ng possibility yan. So yun, sa lahat naman na harap dyan ha, kung kayo walang experience, sundin nyo lamang ang proseso. Gain experience now and provide all the necessary requirements. Stay healthy mga kabayan. Sa sakaling bago pala kayo sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. And click the notification bell para lagi ang updated sa mga videos, updates, advice, at knowledge na akin na-upload. And syempre, don't forget to give a thumbs up and paka-share na rin para makarating na rin sa iba natin mga kabayan. So yun, napakaganda lang you guys. Overview ng Lake Louis and nung Fairmont Chateau or yung Fairmont Hotel. Napakaganda mga kabayan. Kabuuan ng Lake Louis yan, no? From pati yung ano pala, kitang-kita rin yung view ng ano, Mirror Lake. Diyan kami galing kanina mga kabayan. So yun, para makarating kayo dito, kailangan nyo mag-hike. Hindi naman kalayuan mga kabayan. So yun, kita kayo sa next video. Stay safe and God bless. Bye-bye. Ay, thank God mga Oldie Boy. Nandito na ako sa paanan. Ano, lapit na ng Lake Agnes. Pero meron pa namang mga I think 4 kilometers na laka rin. Pero hindi na big deal yun kasi hindi na paakyat eh. So yun. Oh, akalain mo meron pang pupunta oh. May tatlo pa doon guys oh.